inspeksyon ng Civil Security Group ng Philippine National Police ang bentahan ng mga pailaw at paputok sa Bulacan. At habang nalalapit na ang Kapaskuhan, doble na ang presyo ng mga ito sa merkado. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and shine, Karen. Sa 8 hektaryang bakuran na ito, matatagpuan ang isang paggawaan ng mga pailaw sa San Rafael, Bulacan. Bawat stage ng paggawa ng paputok, nakahiwalay sa bawat istasyon at malalayo sa bawat isa bilang pag-iingat. Sa bahaging ito ng factory, nagsisiksik sila ng mga pulbura doon sa mga pailaw. Pero kung mapapansin nyo, dito kay Kuya ay mayroong nakasabit na tubig sa kanyang uluhan para daw kapag lumiyab, itong pulbura ay kaagad na may nakahanda na pampatay sa sunog. Ang mga prosesong ito ang ininspeksyon ng Civil Security Group ng Philippine National Police dahil magiging mabenta na ang mga ito. Base nga sa explanation ng ating manufacturer, ISO certified sila, may mga process silang sinusunod to make sure na uniform at tama ang lahat ng steps and procedures in making a pyrotechnic device. Simula nitong Abril, naghahabol na ng supply para sa bagong taon ang paggawaan ng pailaw na ito sa San Rafael, Bulacan dahil sa kakulangan ng raw materials dahil sa pandemic. 29 ang mga manufacturer na may permit sa paggawa ng pailaw at paputok. Pero tanging ito lamang ang manufacturer na inaasahan sa bilihan ng mga pailaw sa Bukawi, Bulacan. Dahilan kung bakit kaunti ang supply pero mataas ang demand. Ang resulta, dobleng presyo nito sa merkado. Kagaya ng mga big player na wala na, kagaya Tiger, wala na. Yun namang Diamond, hindi pa rin nagde-deliver. At ang LF, nagbibigay pa konti-konti lang. Ang medyo bumubuhay ngayon lang dito sa ating, ang Dragon ang nagbibigay ng pero party-party lang. Dumoble ang presyo ng mga pailaw. Ang dating nabibiling 20 pesos sa small silver, 40 pesos na ngayon. Ang mga skyrocket o quitties na dati 4 na piso lang, 8 piso na ngayon. Pero sa ngayon ay naubusan din ng stock. Ang kamara naman itinutulak ang tuluyang pagbabawal sa bentahan, distribusyon at paggamit ng mga paputok sa bansa. Ito'y sa ilalim ng House Bill No. 5914 o ang panukalang Firecrackers Prohibition Act of 2022 na inihain ni House Committee on Local Government Chairman at Valenzuela City Representative Rex Cachalian. Ayon sa mga batas, marami ng regulasyong umiiral ukol sa mga paputok pero hanggang ngayon marami pa rin nadidiskrasya rito. Tinutulan na ito ng mga manufacturer. Lagi naming sinasabi na pag binawal, pinagbawal natin to, lalong dadami at lalala yung mga nasasaktan. Kasi galing na tayo dun sa dating pinagbawal yan, makikita natin just in Metro Manila alone, naging 10,000. Lahat, you're forcing everybody to use illegal firecrackers. Ngayon, pag nagtitinda ng illegal firecrackers, wala pong gumagawa ng maliliit. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.